magsasalita. Okay, maraming salamat ano, kay Rick at saka Franco. Brother Franco. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula dahil panibago ito. Sino yung narito noon ako pumunta dito noong Linggo? Pakitaas ang kamay. Okay, para malaman ko kung saan ako magsimula. Okay? Narito po ako ay para sa taong bayan. Hindi ako narito para sa politika. Okay? Narito po ako para sa taong bayan, hindi para sa politika. At para sa taong bayan na inaabuso ng ating nasa otoridad. Kami pong bagong tubong organisasyon Pilipino Guerrilla Forces. Kami po ang nagbuo ng Guerrilla Forces. Ihanda natin ang bayan sa anumang sakuna sa ating bayan na mangyayari. Pilipino Guerrilla Forces, ako po ang founder. Sino po ang nakakilala kay Captain Dado? Okay, kung kilala yung si Captain Dado, siya ang kauna-unahan nag-withdraw ng suporta sa Pangulong Marcos Jr. at sinundan ni General Macanas at sinundan ko. Para sa kalaman ng lahat, mga kababayan ko, bago mag-eleksyon, sumuporta ako kay Pangulong Duterte sa dating Pangulo natin, sa kay Pangulong Marcos. Bago mag-eleksyon, tumulong ako sa kampanya at nagbuo ako ng higit kumulang 6 milyong Pilipino para tumulong sa ating Pangulong Marcos Jr. na inaakala namin na magbabago ang ating bansa. Magbabago ba ang bansa? Yes! Magbabago ang bansa? Yes! Hindi nangyari kaya narito ako ngayon nagsasalita sa harapan nyo. Nang inaasahan namin ay hindi nangyari. Biruin mo, 6 million ang pinaghirap ako buuin. Nakiusap ako. At sila ay gumastos na sa buong akala nila. Sa buong akala nila, mga kababayan ko, na yung ginastos nila ay may babalik para may babalik. Ang ibig sabihin, yung kanilang kooperatiba ginastosan nila para mabigyan ng pondo. Anong nangyari? Ay yung salitang nabudol. Ayong lahat. Nabudol. Tayong lahat. Hindi naman siguro lahat. Pero ang panawagan ko sa taong bayan, ang lakas natin ay nanggagaling sa taong bayan, hindi sa gobyerno natin. Taong bayan, magising na tayo sa katotohanan. Magising na tayo sa katotohanan. Laban tayo. Laban kasama ang bayan. Ituloy ko ano, medyo isasalaysay ko lang mga kaibigan, paano nangyari na bakit ako narito. Siguro lahat sa atin dito ay bumoto sa ating Pangulong Marcos Jr. Alam natin yan dahil nakatikit siya, nakatandim siya kay Vice Sara Duterte. Pero anong nangyari, hindi natupad yung ating pangarap na magbago ang Pilipinas. Alam niyo mga kaibigan, kaya ako narito hindi sa politika kung hindi abuso ng nangyari sa Davao City sa KOGC. KOGC, inaabuso ng ating kapulisan. Pero hindi ko generalize ang mga kapulisan. Yun lamang na-assign sa KOGC. Ano? Na ito ang pinapaliwanag ko, marami kasi akong kadibate. Ang sinasabi nila, alam ko na encounter natin lahat ito, na sinasabi, pinapatupad nila ang batas.
dapat lang ipatupad ang batas. Ang sagot ko naman, wala akong question sa pagpapatupad ng batas. Pero, ang hindi nyo nakikita, yung abusong nangyari. May abuso man nangyari, kitang-kita ang abuso. Kitang-kita ang abuso na kung saan may tatlong namatay, maraming nasugatan, maraming nasaktan. Hindi ba abuso yon? At pag-abuso sa ating paniniwala, sa ating religion, sa KOGC. Kung sakaling mangyari sa inyong religion, ano ang reaksyon nyo? Ha? Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Okay. Mga kasama, sana panawagan ako sa lahat ng mga taong bayan, kasama ko na mga naka-uniforme. Alam niyo sa mga kasama, ikwento ko lang ano, ang aking miyembro sa Filipino Guerrilla Forces, buong Pilipinas nakakalat na kami. Hinahanda na namin kung ano ang mangyari sa ating bansa. Kaya kami nakialam dito sa problemang ito, nakikita namin ang abuso. So, buong bansa, buong region, mayroon na kaming commanders, Filipino Guerrilla Forces. In-advertise ko yan para malaman nyo na ang Filipino Guerrilla Forces, yan ay tutulong sa lahat ng Pilipino na inaabuso. Yun po ang isang layunin namin na Pilipino inaabuso katulad ng KOGC. Ano? Ako gusto kong pumunta sa KOGC, tingnan ko at pamunuan ko rin doon sa pagsasalita sa KOGC. Payag pa kayo? Payag pa kayo? Okay. Nalawagan ako sa kapwa ko, mga officer of the Armed Forces at saka Philippine National Police. Ang FDA po, nagsama-sama ang Marcos Duterte, yung isa pa na Vice President, at saka NPA, MNLF, Abu Sayyaf, lahat. Basta ipaglaban ang ating bayan. Lahat ay welcome sa aming grupo FGF, basta Pilipino, laban sa mga tiwalay na nasa gobyerno. Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Okay. Mga kasama, ito, katotohanan po ito, kinakailangan mamamasyal ako sa Davao City. Kung hindi nyo na itatanong, ang aking mga kapatid nasa Tagum City, ako lang ang nasa Luzon. Ang city engineer dati ng Davao City ay kamag-anak ko, Engineer Mitran. Ang post insecurity ni Inday Sara ay aking kamag-anak is PO4 Mitran. Okay. Kami dito sa grupo na ito, sama-sama kami. Maraming pulis sa amin na nagkukundi na sa nangyari sa Davao City. Ano po? Nagkukundi na sila. Sila mismo nangunguna. Ang masaklap nito, mga kababayan ko, I'm sorry to say this, sabi ng mga kapwa kapulisan na mga retired, nasa amin na lahat ang mga sindikato. Ay, grabe. Nako po. Totoo ba yun? Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Kaya, mga kasama, kung ang panawagan ni Supremo, ni Captain Dado, siya po ang Supremo namin sa IKE, na panawagan niya, inispan ang Philippine National Police at maghahanap tayo ng panibagong pulis sa ating bayan. Laban kasama ang bayan! Laban kasama! Mga
kaibigan, mga kababayan ko, ito nakuha kong information galing rin sa Philippine National Police. Nasabi nila, palakasin natin ang DILG. Palakasin natin ang DILG at ang Philippine National Police. Bakit? Kasi ito ang kaya nating diktahan. Ang armed forces ay hindi natin kayang diktahan sa ating gagawin, sa ating mga plano. So nangyayari na ngayon. Tingnan nyo si General Torre. Hindi ko alam kung bobo si General Torre o tanga. O, ha? Ali? Bobo, tanga? Ali ho! Sandali lang. Meron pa akong pagdagdag doon. O tagasunod lang siya. Robot? Robot. Dinidiktahan lang siya ng may hawak na remote control. Meron remote control lang siya. Okay. Di ba doon sa hearing nakikita ko siya at ino-observa ko yung digkas na kanyang bibig. Mayroon po ang bindot sa kalipod niya. Ito sabihin mo. Ito. Kaya nga, kawawang General Torre, para siyang robot na tagasunod, hindi niya na alam ang tama at mali. Berdugong robot si Torre! Berdugong robot si Torre! Berdugong robot si Torre! Berdugong robot si Torre! Alam niyo, General, alam niyo mga kababayan, ilang beses ko nang hinamon si General Torre. Hinahamon ko si General Torre kung ang tapang niya parehas kaming galing sa otoridad. Ako, 64 years old. Siya, sa palagay ko, nasa 53 years old pa lang siya. Hahamonin ko siya. Hahanapin namin si General Bantag. Di ba wanted rin yun? Bakit hindi niya hinahanap yun? Kaya sina-challenge ko ang Philippine National Police, si General Marvel. Pagkatapos siya doon, tapusin nyo na sa QGC. Hinahamon ko siya, dalawa lang kami. Doon kami, hanapin namin si General Bantag sa Cordillera. Dalawa kami maghanap kay General Bantag kung kaya niya. No! Kaya niya! Challenge na! Challenge! Kaya mo, General Torre, dalawa lang tayo. Nabahag na! Ako, na. Okay, sa totoo lang ako. Noong ako ay mga tinyinti kapitan, kahit dalawa lang kami naglalakad sa kamundukan, kaya ko yun. Kasi alam ko ang taktika ng NP. Di ba kay Eric? Oh, okay. Pag-usapan lang namin, ha? Yung dalawa. NP. No, okay, nagsawa. NP, military, magkalaban. Okay, ganito yan eh, ganito. Oh, nagsalubong kami. Nagsasalubong. Paras naman kami takot eh. Lahat kami may takot. Totoo. Nagkasalubong kami. Kanya-kanya takuan yan. Tama. Tama yan. Ha? Ganun lang yan. Pero hamunin ko si General Torre. Ano? Hamunin ko si General Torre. Dalawa lang kami. Iparating nyo sa kanya. Dalawa lang kami. Kahit may edad ako. Basta nahamon ako, kaya mo nakarin yan. Kamundukan. Dalawa lang ako. Dalawa lang yung tao. What I mean? Dalawa lang kami. Isang escort ko. Naglalakad kami sa mundo. Sabi ko, instruction ko sa tao ko, kung sakali mapalaban tayo sa rebelde, kung sino na-engage at hindi mo makayana at hindi tayo magdikit, ang gagawin natin, run for your life! Saan tayo tatakbo? Saan malapit na kampo, doon tayo tumakbo. Yun ang taktika ko. Kasi, pag gumamit ako ng maraming pwersa, ayaw ko, yung tao ko, babawasan ko, at magdidelikado sila. Di bali na akong commander, ako ang magharap sa panganib because I am the commander. Okay. Ha? Tingnan nyo, hinahamon ko si General Torre. Ha? Hinahamon natin ang pamumuno General Torre sa QGC. Pagkatapos niya yun, maghamon kami, hanapin namin si General Bantag kung saan. Isa rin wanted. Wala akong question doon sa pag-aristo niya kay Pastor Kibuloy. Tama lang yun. Pero dapat respetuhin natin ang ating paniniwala at karapatan ng bawat Pilipino. Sana, makita-kita pa tayo. Dapat magkaisa tayo
para sa bayan. Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Magpapalik ka pa, Colonel Mitran. Daily na ito, araw-araw ay libre pong pumunta dito ang mga retired generals, retired colonel, at pati ang mga aktibo na officers ng AFP.